Switching gears now, the National University Bulldogs certainly did not disappoint. Once again, emerging the best in this year's UAP Cheer Dance Competition. And new Pinoy Pride theme earned them their sixth title in the past 7 years. Now, where does the squad go from here? We're joined in today by Coach Eston Ocampo, Anthony Umbak, and Trixie De Los Santos, of course, from the champions, the NU Pep Squad. Guys, good morning. Congratulations. Welcome to Early Edition. Good morning po. Thank you. All right. So, Coach Eston, sixth title in 7 years. How do you guys do it? We take each title one at a time. So each season, talagang kailangan namin step up yung skills and yung training din namin, training program namin. And we have to cope up with the changing times when it comes to cheerleading and cheer dancing. And preparation comes early. Yes, preparation. Talagang whole year round siya. So we start actually kagabi. May training na kami agad. Agad? Right agad, agad? Yes. Siguro hindi rin kami sanay talaga ng mahabang pahinga. Kahit ano, mga minor conditioning lang naman ang mga, like, mga konting stunts and all. 1 year, whole year talaga siya pinag-preparean. Pero yun, the cheer dance itself, the routine itself, since summer, nag-start na kami and then we come up with the theme and all, with the dance. Itong inspiration na for this year's theme, yung Philippine pop culture, paano na pinag-isipan yun? Nila Coach Gab, sila Coach Jika? Very timely kasi siya ngayon kasi mag-host nga tayo ng SEA Games, di ba? So we had a bright idea na parang bakit di naman tayo bumalik sa Pilipinas this year? Kasi from our previous themes na Mexican, nag-Arabian na kami, nag-Native American na kami. Why not now na i-uplift naman natin yung spirit ng mga Filipinos and bumalik naman tayo sa Pilipinas to give back. Parang feeling namin, ang laki na ng utang namin sa Pilipinas kasi yung ibang culture na ano na namin eh, na na-embody na namin sa mga routines namin and then nagba-viral din siya saka nagre-react din yung mga taga-ibang bansa. Why not now mag-react sila ngayon with a Filipino team routine? Alright, so Trixie, pupunta naman ako sa'yo. Now, I just want to get to know you better. You are a cheerleader from high school. Yes. Nag-walk-in ka? Yes po. Sa NU. So why NU? Siyempre po, nung time po na nag-try out ako, nag-champion na po talaga yung NU. And napatunayan naman na po na magaling talaga. And gusto ko po maging part ng team na yon. Nung first po, nakakatakot po mag-try out kasi mahirap pong mag-try out. Tapos, nung bago pa lang ako, wala talaga akong background sa gymnastic. As in, pure cheerleading lang po. Kaya baka po mahirapan akong makapasok. Pero wala naman pong masama kung itatry ko. Kaya, ayun, binigay ko na lang yung best ko. Tapos, thank God na natanggap po ako sa NU Pep Squad. Big moment for you this year, nagkaroon ng opening doon sa big group. Yes. Di ba? You weren't supposed to be part of that. Yes. Pero paano ka nag-step up to be ready for the challenge to be part of that? Una po na nung dumating yung moment na yon, syempre po mahirap kasi mag-a-adjust ka po from the group stance to co-ed. Mahirap kasi yung ginagawa mo, hindi na yung ginagawa nila. As in, nakapag-start na po sila eh. As in, matatapos na yung routine. Pero nung pinasok ako, nakita ko po kasi na yung tiwala nila, coach. Hindi na po para sa sarili ko lang eh. Para po matulungan yung team. Parang mag-iisip ka na lang ng mas malawak para sa mas makakabuti. For you, Anthony, kung si Trixie walk in, ikaw, you were recruited from your high school and with a gymnastics background. Yes po. Actually po, nung elementary po, gymnast and sumasayaw-sayaw din po ako dun sa lugar namin. And then, yung mga ka-team po namin sa gymnastics, yung mga senior po namin ngayon na nag-graduate na, sila din po yung naghihikayat sa amin na mag-aral sa NU, mag-ganto ka, mag-pep squad ka. Kasi malaking tulong din yan kasi scholarship, yan, maraming benefits, maraming binibigay, tapos full support yung mga management. And then, nung mag-graduate na ako, kasi wala po talaga akong idea sa kung ano po talaga yung cheer dance, ano po yung cheerleading. Kasi nagtatumbling and then nagda-dance lang po ako dun sa amin. And then, yun yung, nandun na po yung mga seniors namin, napapanood po namin sila kung ano yung ginagawa nila, ganyan. And then sabi ko,
sobrang unique nitong ano, sports na to kasi tumatumbling ka na, nagsasayo ka pa. So kaya ko pong kayang may pag-combine yung ano, yung gusto ko doon sa sports na to. Kaya ayun po. What goes on behind the scenes? We see, as we're seeing highlights of the cheer dance competition, we only see the glitz and glamour. Eh. Yes. Pero yung hard work. I want to start with you again, Trixie. Injuries come, di ba? So, yung mga hazard, like mga sakit, dumadating yan. So, para sa'yo, gano'ng kalaking bagay yung hard work behind the scenes? Siyempre po, dun ka, una kasi sobrang hirap. Dun ka huhugot ng ano eh, lakas ng loob mo para gawin yung part mo dun sa routine. Siyempre, sobrang hirap ng pinagdaanan namin this season. Parang bakit ka pa magba-back out, 'di ba? Bakit ka pa bibigay? Sayang naman yung mga pinaghirapan mo. Kagaya ng mga yung mga iyak mo, yung mga sakit mo, lahat ng injuries na natamo mo, kung bibigay ka pa, sayang naman yung moment na 'yon. Ikaw ba, Anthony, may pinagdaanan ka na in your 4 years na injury? Yes po. Or mga karaniwan araw-araw? Sa totoo po niyan, kada competition po, bago mag-competition, wala po talagang hindi pwedeng ano, na may masakit sa amin. Hindi pwedeng walang masakit bago mag-competition. Kasi sobrang, yun nga po kasi sobrang hirap ng routine. So, kailangan namin kailangan po namin magawa yung mga part namin and then, syempre, yung safety. Yes. Yun. Coach Estong, sino may mga teams na pinaghandaan niyo? Of course, there will always be elements of surprise. Yes. Actually, lahat naman sila pinaghandaan talaga namin. Pero mas pinaghandaan namin yung routine namin. Kasi we always feel na yung kalaban, di naman namin sila makokontrol eh. What we can control is kung ano yung ilalabas namin, saka kung ano yung gagawin namin sa loob. So, siniset namin yung mind namin na kailangan mabuo namin to within ourselves. Although, nakikiramdam kami sa kanila, yes, pero hindi dapat kami mag-worry sa kanila. Mag-worry kami sa bagay na kaya namin kontrolin, which is yung routine namin. Just like basketball teams, volleyball teams, football teams, I'm just going to connect it with my question earlier. Na in terms of safety, nutrition, and importance, meron part of the coaching staff, may PT, may nutritionist, yeah, may sports psychologist. So, gano'ng importante yun? Importante kasi yung discipline ng bata, kailangan kinokontrol. The food intake na minamanage ni Coach Glenna namin, nutritionist namin, na bawal talaga fast food for 6 months, milk tea bawal, french fries bawal, hamburger, alam po nila yan lahat. And then yung conditioning coach namin, si Coach Neil, na kahit babae, pinagbubuhat talaga. Nag-squats talaga sila, 160 pounds na squat, 200 pounds. Wala. For strength. As in, talagang maganda kasi sa conditioning coach namin, he knows kung anong aatakin sa katawan ng mga players namin. He watched the routine, tapos doon niya ina-assess kung anong dapat palakasin, core, legs, braso. Yes. Take us through that iconic part of the routine, yung huli. Yes. Yes. The Saring Manok Pyramid. Oh yes, Saring Manok Pyramid. Sobrang risky. Alam talaga ng mga cheerleaders na sobrang risky. No? With the two-touch catch and the rewind-rewind, then yung gainer mount, yung front tuck mount sa gitna. Mahirap talaga siya. We almost give up dun sa skills na yun kasi kahit isa lang malaglag dun, parang feeling namin madidiscredit yung tatlong umangat sa apat. Parang meron pa rin factor na parang parang pasigaw na biglang Pero we trusted our players. Sinabi namin sa kanila, kaya kung mapapansin nyo, magta-travel sila papunta sa part na yun, relax, relax, you got this, relax. They have to relax lang kasi ilang beses na nila nagawa sa routine to and they only need one hit para magawa yun. So, kailangan nilang mag-relax. So, nagtiwala kami, we push through kasi high risk, high reward. So, yun nga, nung dumating yung moment na yun. And sabi mo ka, the night before, you were thinking about it. We were thinking about, adjusting na. Pero yun nga, nag-usap-usap yung mga coaches na parang tiwala lang sa mga bata. Kaya nila to, matitibay loob ng mga yan. Yung cheer dance kasi, more than the physical, pag-prepare sa kanila physically, mentally talaga, kasi yung game talaga is more than sa nakikita nila, you have to perform 20,000 people and then 1/8 of the crowd, yung crowd mo lang. And then the 7/8 are hindi familiar faces sa'yo. So,
mental talaga siya. Pag naunahan ka ng utak mo na kabahan, masasayang lahat ng effort mo. Kahit yung kaba lang malaking factor na kailangan nasasanay ka na mag-perform with kaba. Kaya sinanay din namin sila with halftime performances na sige, mag-perform kayo dyan para masanay kayo kung ano yung reaction ng tao pag ganito, pag ganito. Hindi kayo nagugulat. So, sa practice din, meron kayo, nagka-come up kami with different situations like, oh, andito yung crowd nyo. Oh, kunyari may nagbubuo sa inyo. Oh, kunyari may nagsisigawan pag ginagawa nyo to. Paano kayo magre-react ngayon? Paano kayo magre-react pag tahimik yung crowd? Paano kayo magre-react pag sobrang gulo ng crowd? So, lahat ng situations, pinagandaan namin. And there you have it. Of course, the reason why you are champions. Of course, Coach Estong Ocampo, Anthony Umbak, and Trixie De Los Santos from the NU Pep Squad, UAP Cheer Dance Champions for 2019. Maraming salamat sa inyo. Thank you po. Thank you.